Hi guys, welcome back to my channel. Hello, so ayun, ngayon lang ako mag-update ulit sa inyo, pasensya na. Ayan, so ano sasabihin ko? Ayun, lumipat na kami ng apartment pala. Ito yung dati kong video, yan yung apartment namin. Pero lumipat na kami kasi nag-end na yung kontrata doon and yung landlord nag-decide na hindi na kami i-re-renew. Ayan. So, wala naman akong ginagawang masama. Normally, ganun talaga. Tanggapin na natin na hindi talaga tayo mahal ng landlord. Country boy, I love you. So ayun guys, yung rason kaya kami lumipat, naganda yung kontrata namin doon is, and baka kasi i-renovate yung room or tataasan yung price, kaya ni-decide nung landlord na i-end na lang yung kwan, end na lang yung kontrata. So next time na natin pag-usapan tong bahay, may iba tayong topic ngayon na pag-uusapan. Ayan, upo muna tayo. And hindi ko alam kung kailan yung last na upload ko. I think last na upload ako last month. Or 2 months ago. But yeah, I'm back again for another video. Informative, of course. Kasi yun naman ang gusto nyo, diba? And I just noticed my subscriber counts are going high. I'm not even paying attention dun sa one ko sa algorithm ko. But I saw it's getting a little bit more exposed, I guess. So ngayon gagawa tayo ng video kasi parang madami sa inyo ang nangangailangan ng more info about, you know, Australia stuff. Visas, travels, and shit like that. But anyway, ito na nga. Pag-uusapan natin ngayon what is a bridging visa. And madami nagtatanong sa akin kung anong visa ko ngayon. Kung anong visa meron ako. That you could kung anong visa meron ako ngayon. I'm currently on a bridging visa A. But before I explain what visa I have, ano nga ba specifically ang bridging visa, no? So, meron akong notes dito, kala nyo, hindi ako prepared. Ayan, may notes ako dito. What is bridging visa? So, ang bridging visa is a visa na binibigay sa'yo ng Australian government para makapag-stay ka sa Australia legally while nandito ka. Kasi ang mga visa, di ba, may expiration and hindi natin alam kung kailan ang release date ng next visa natin. So in between those, yun yung visa mo para legally kang makaka-stay dito sa Australia without problems, di ba? So kunwari, basic explanation, kunwari nag-expired yung old visa ko and nag-apply ako ng bagong visa. So nag-apply ako ng bagong visa. Ngayon, yung bago kong visa, hindi ko agad makukuha yan, di ba? So anong document meron ako para legally magstay dito? Di ba? Wala. So yun, napapasok na yung bridging visa. Ayan. So kumbaga nasa gitna ka ng bridge, di ba? In between two islands. Ayan. Nandito ka sa island which is nag-expire na. So papunta ka na dun sa next island. So nandito ka sa gitnang island. Ay, gitnang bridge. Gitna ng bridge. Ayan. So yun yung bridging visa. Nag-gets nyo ba yung explanation ko? Feeling ko nag-gets nyo naman. Meron two major types. Actually three, pero yung two lang yung mostly common na aware ako. Which is bridging visa A tsaka bridging visa B. So let's talk about prices, no? Bridging visa A is free. Yan yung initial bridging visa na ibibigay sa'yo ng gobyerno para makapag-stay dito. And bridging visa B is my price, which is 145 Australian dollars. Ngayon, ano nga ba ang bridging visa A at B? Ano yung difference nila, no? So yung A, yun yung original na bridging visa na i-issue sa'yo ng government for free na makapag-stay ka dito. Yung bridging visa B naman is a bridging visa na a-applyan mo siya after nung bridging visa A kung gusto mong mag-travel overseas. Kasi ang bridging visa A
hindi kaya allow na mag-travel overseas. I think as well as other state, I'm not sure, pero I'm 100% sure na pag na-issuean ka ng bridging visa A, hindi ka pwedeng mag-travel outside the country hanggang sa makuha mo yung visa mo, or unless mag-apply ka ng bridging visa B. So kumbaga yung bridging visa B is kwan siya, visa for you to be able to go outside. Kunwari gusto mong pumuwi ng Pinas, ganyan. Pero hindi lahat nabibigyan ng bridging visa B kasi kailangan mo ng valid reason and acceptable reason kung bakit kailangan mo mag-travel palabas ng country. Hindi ako familiar kung ano yung mga rason, pero probability mostly are emergencies like hospitalization ng family member, funerals, I think you, if you need to handle a business as well, ganyan sa own country mo, or government, anong tawag dito? Government, appointments, mga ganyan. Yun, dun kay issuean ng bridging visa B. Yun lang. Next, ano nga ba yung mga i-expect mo pag nakuha mo yung bridging visa A? So, yung bridging visa A mo, nakadepende yan dun sa previous na visa mo. Kunwari, tourist visa ka, tapos nag-reapply ka ng another visa, sa bridging visa A mo, mag-a-apply yung mga rules mo dun sa tourist visa mo. Kunwari, kung ano yung rules dun, bawal ka magtrabaho, ganito lang mga kailangan mong gawin, or limited na gawin. Yun din yung naka-apply sa bridging visa A mo, as far as I know. Kasi may friend ako ngayon, hindi siya makapag-work while naka-bridging visa A siya. Kasi yung first visa niya is tourist visa. So, yun, standby siya hanggang sa makuha niya yung final visa niya. And then, ako naman, naka-bridging visa A ako. And yung previous visa ko is full-time work dito sa field ng culinary. So, pwede rin akong mag-full-time work to any restaurant. As long as culinary or related sa culinary yung work ko rin while on bridging visa. And hindi ako limited na mag-work. Walang limitation yung work hour ko. Hindi kagaya sa student visa na may 20 hours, ganyan-ganyan. Pag bridging visa A na galing sa culinary visa, pwede pa rin ako mag-work ng full-time to any restaurant. Next is, ano pa ba? Pag may agency ka dito, which is normally you need, sila na bahala magpa-process ng bridging visa mo upon processing your next visa. Parang automatic na pagsasabayin na yun. And yung bridging visa A, like I said, it's free. Wala kayong babayaran doon. Part na yun nung binayaran nyo dun sa pinaprocess nyong visa, I think. Next is, ma-expiration nga ba ang bridging visa A? As far as I know, mag-expired lang siya once na-receive mo na yung result ng in-applyan mong visa. If na-tanggap mo na yung visa mo or na-decline yung visa mo. Hopefully, hindi mangyari. So, dun lang mag-end yung bridging visa A mo. After that, it's a different topic na kung ano na nangyari. But for now, ito na lang muna, bridging visa. So, yun lang naman yung info na pwede kong i-share or kaya kong i-share for this visa. Kasi hindi naman talaga ako na-eligible sa mga visa-visa eh. As like I said, ang mga ini-explain ko lang is yung mga na-experience ko. Ganyan. And sa mga nagtatanong kung gano'n na ako katagal na naka-bridging visa, matagal-tagal na po, more than a year na. So, ganun talaga dito sa Australia. Tsambahan na lang kung less than a year kang makaka-receive ng in-applyan mong visa, pero normally ang waiting time is up to 3 years, ganun. Depende talaga sa government. Pero ngayon, pinaprioritize kasi nila is yung mga offshore. Ibig sabihin ng offshore is yung mga nasa labas ng Australia na mga applicants, especially students. Yan yung mga inuuna nila. Kaya kaming mga onshore na, yan kami yung mga nasa likuran. Kasi andito na kami, wala nang problema, wala nang problema ng government, andito na kami. Yun, tinatry ko lang kayong i-update kasi madami akong na-miss, diba? Pasensya na po. Masyado lang akong busy sa buhay ko, private life din tayo, diba? Nagbibusy din kasi ako sa photography ko, which is my hobby and my passion as well. Madami tayong passion eh. Culinary, ganyan. Hindi tayo magluto, so may photography din tayo, may vlogging tayo, so medyo busy tayo. But I'll try my best to keep you guys updated. Kung may mga question kayo, comment nyo na sa baba para ma-update ko kayo. Shout out kay Kurt. Hi, Kurt.
I think matagal na nating subscriber tong si Kurt. Bigyan naman natin siya ng round of applause. Hey Kurt, ito siya yung kwan, yung sadako yung kwan. Hindi, balak yung picture. Creepy naman. Kaya more vlogs po like this. Malapit na din po ako mag-intern sa AU. Hope you can help me more and inspire more people by uploading more content. Alright, ito na yung vlog natin. Pasensya na Kurt. Pero thank you for your support. I appreciate it. Please keep on supporting us. And kung may mga friends kayo na gusto ring mag-migrate, i-direct nyo na yung channel ko sa kanila. Baka makatulong, ganyan. Anyway, it's nothing special. I'm not like gaining anything here. I'm just sharing my experience. Actually, kung may mapapansin nyo sa mga vlog ko, walang ads yan. Ayan, hindi ako nakakaipon ng pera dyan and I'm just trying to help people, diba? But hopeful, pag maybe soon, diba? Nagin natin na kahit isang ads lang para naman may bayad yung kwan natin, yung effort natin na mag-vlog. I think that's it. That's all, folks. Maybe see you guys in the next vlog. Thank you guys for watching. Bye. 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 Bye.